Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin ay tungkol sa pamilya bilang pinagmumulan ng maayos na komunikasyon sa kapwa. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Mga kasanayan at layuning pampagkatuto, nakapagsasanay ng pagiging matyaga sa pamamagitan ng palagi ang paggawa ng mga gawaing bukas sa mungkahi ng miyembro ng pamilya. Una, nakapaglalarawan ng mga aktibidad, pagkilos sa pamilya na kailangang gawin ng may kalidad. Ikalawa, na ipaliliwanag na ang pagtupad sa mga gawain ay nakapagpapaunlad ng sarili at ugnayan sa pamilya. Ikatlo, nilalapat ang mga gawain sa pamilya na kailangang gawin ng may kalidad. Isulat ang titik L kung ang pahayag ng magulang o pamilya ay nagpapalakas ng tiwala sa sarili at titik H kung ito ay nagpapahina. Mga bata, sino-sino ang mga kasama mo sa tahanan? Ano-ano ang mga hilig na gawin ng inyong pamilya nang sama-sama? Ano-ano ang mga pagtulong na ginagawa mo sa loob ng tahanan? Tignan ang nasa larawan. Ano-ano ang mga mensahe nito? Alin sa mga nasa larawan ang ginagawa din ng iyong pamilya? Ano ang iyong nararamdaman sa tuwing nagagawa ito ng iyong pamilya? Bakit? Gumawa ng talaan ng mga gawain o tungkulin ng bawat miyembro ng iyong pamilya. Tukuyin kung sila ba ay tatay, nanay, kuya, ate, o iba pang kasapi ng pamilya. Isulat ito sa kahon kasama ang kani-kanilang tungkulin o gawain sa inyong tahanan. Sagutan natin ang mga gabay na tanong base sa inyong kasagutan. Ang pamilya ay mahalagang pangkat sa lipunan. Dito tayo natututo ng maraming bagay. Sila rin ang nagsisilbi nating gabay sa buhay. Sa nakaraang aralin, natutuhan natin na mahalaga ang pamilya sa pagpapaunlad ng sarili.
ang ating mga magulang at kapatid ang tumutulong sa atin at sumusuporta sa lahat ng ating gawain. Ang pagmamahalan ay mahalagang sangkap sa pagpapatibay ng samahan sa pamilya. Bawat kasama ng pamilya ay may mahalagang gawain o tungkulin na ginagawa sa pamilya. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal at pagtulong sa pamilya. Narito ang ilan sa mga tungkulin ng bawat kasapi ng pamilya. Una, ang mga magulang ay may pangunahing responsibilidad na itaguyod ang pamilya. Sila ang nagbibigay ng ating pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan, at edukasyon. Sila rin ang nagpapanatili ng ating kaligtasan at pagmamahalan sa loob ng pamilya. Nagsisilbing guro ang mga magulang dahil sila ang nagtuturo sa atin ng mga pangunahing kasanayan, pagpapahalaga, at nagsisilbi ring mabuting halimbawa. Ikalawa, ang mga anak ay may tungkulin na ipakita ang paggalang at pagsunod sa kanilang mga magulang. Inaasahan din na tumutulong sila sa mga gawaing bahay at nag-aaral ng mabuti para sa kanilang magandang kinabukasan. Ikatlo, ang magkakapatid ay may tungkulin magpakita ng pagmamahalan at pagtutulungan sa bawat isa. Gampanin ng magkakapatid na itaguyod ang magandang samahan at ugnayan sa pamilya. Ikaw ba mayroon ka bang kapatid? Panghuling kasapi ng pamilya ay ang mga lolo at lola. Ang mga lolo at lola ay nagsisilbing gabay sa pamilya. Maaaring sila ang nagiging tagapayo at tagapagbigay ng karunungan sa pamilya. Ang mga lolo at lola rin ay nagpapanatili ng mga tradisyon ng pamilya. May mga pagkakataon din na tumutulong sila sa pag-aalaga ng kanilang mga apo bilang suporta sa kanilang mga anak. Ang paggawa at pagtupad ng mga tungkulin sa pamilya ng may kalidad ay isang paraan upang magkaroon ng mas matagumpay at makabuluhan na buhay ang pagsasama ng pamilya. Sa pamamagitan nito, naituturo din sa mga bata ang pagkakaroon ng praktikal na karunungan o life skills na maaari nilang maging gabay habang sila ay lumalaki. Narito ang ilang mga aktibidad na kailangang gawin ng may kahusayan. Pagluluto. Mahalagang matutuhan ang tamang pamamaraan sa pagluluto. Ito ay nagbibigay ng kasiyahan at nagpapalakas ng pangmatagalang kalusugan ng pamilya. Ikaw ba marunong ka ng magluto? Paglilinis ng bahay. Ang paglilinis ng bahay ay dapat matutuhan ng maayos. Ito ay nagdudulot ng malinis na kapaligiran at nagpapalakas ng disiplina at kaayusan sa loob ng tahanan. Ikaw ba, naglilinis ka ba ng inyong tahanan? Ang pagtulong sa mga kapatid katulad ng paggawa ng takdang aralin ay maaaring magdulot ng positibong epekto hindi lamang sa kanilang edukasyon kundi pati na rin sa samahan bilang pamilya. Ito ay isang paraan ng pagmamahal at suporta sa pagitan ng magkapatid. Mahalaga ang matiyag ang pagbibigay ng aruga at pag-aalaga sa mga nakatatanda sa pamilya. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal. Ipinapakita natin na mahalaga sila at handa tayong magbigay ng oras at pansin sa kanila. Pagtulong sa komunidad. Mahalagang ituro sa pamilya ang kahalagahan ng pakikilahok sa mga gawain o proyekto sa komunidad. Ito ay nagpapakita ng pagiging responsable at pag-aambag sa kapwa. Alin sa mga nabanggit mga bata, ang iyong ginagawa? Mahalaga ang pagganap ng bawat isa sa kanilang mga tungkulin sa pamilya. Kinakailangan maging mahusay ang bawat isa upang matiyak na maayos ang pamilya at mapanatili ang magandang ugnayan sa loob ng pamilya. Narito ang ilan sa mga paraan upang maisigawa ang mga gawain at tungkulin ng mahusay. Una, magkaroon ng masusing pagpaplano ng mga gawain. Maaaring alista ang mga gawain at kung sino ang kailangan gumawa nito upang mabigyan ng paalala ang bawat isa.
Ikalawa, maging mabuting halimbawa sa bawat isa. Ang mga kasapi ay dapat magpakita ng pagpapahalaga sa kanilang mga tungkulin sa pamamagitan ng pagiging matiyaga at masikap sa paggawa ng mga ito. Ikatlo, isaisip na ang paggawa ng tungkulin ay paraan upang ikaw ay matuto. Ang mga ito ay nagsisilbing paghahanda mo sa mga hamon sa hinaharap. Ikaapat, magpakita ng malasakit sa pamilya. Maaaring tulungan ang magulang o kapatid kung kinakailangan at kung nakikita mo na sila ay nahihirapan. Ito din ay pagpapakita ng pagmamahal sa kanila, at panghuli, magkaroon ng panahon na magsaya kasama ang pamilya. Mahalaga rin ang pahinga at ang paggawa ng mga bagay na ikinasisiya ng pamilya. Maaaring mamasyal o maglaro kasama sila. Hatiin ang mga mag-aaral sa limang pangkat. Bibigyan ang bawat pangkat ng mga sitwasyon na kanilang susuriin. Sa pamamagitan ng pagsasadula, bubuo sila ng kanilang tugon sa sitwasyon na nagpapakita ng pagiging responsableng kasapi ng pamilya. Rubric para pagsasadula. Isulat sa kahon ang mga aktibidad na maaari mong gawin sa pamilya ng may kalidad o kahusayan. Gumawa ng talaan o journal ng mga kahalagahan na natutuhan mo. Ito ay magbibigay daan sa iyo na balikan ang mga refleksyon mo sa hinaharap. Maaaring gamitin ang mga tanong na ito bilang gabay ng pagsusulat ng journal. Isulat sa patlang ang tama kung ang pahayag ay tama at nagpapakita ng mahusay na pagganap sa tungkulin sa pamilya at mali naman kung hindi. Sa pamamagitan ng mapa ng konsepto, tukuyin ang sanhi o dahilan at epekto. Kung bakit dapat ipatupad ang mga tungkulin ng pamilya ng may kahusayan o kalidad.